ginamit ni Lord. Talagang ma-feel mo talaga kung paano yung pagkilos ng Panginoon, yung banal na spirito, i-guide ka niya. Through media, nakilala ko po si Pastor Edwin. And talaga pong walang imposible kay Lord. Nung nakilala ko siya, nakita ko sa YouTube. Nandun na yung inner fire ko na gusto ko siyang makita. Gusto ko makita yung kapatid, makumusta, at magkasama. Kaya salamat po sa Panginoon. Nandito po ngayon, kasama ko yung anak ko. At alam ko po, iiwan ko po si George. Hindi po siya ano, kundi gift po siya kay Pastor. Para siya na po yung magiging amo ni Pastor Edwin. His name is George. George Salika. Ano? And my pastor, no? Ito po si George. George. Ito po si George. Ito po. Gift sa atin ni Pastor Eiling, mahalaga sa kanyang pamilya. Ito na po si George. Ito na po yung magiging amo niya. George. Hindi po, hindi po. Yes. Wow. Ayan. Dito ka na sa ano, Maroon. No? Yes. Ano? Yes, yes, George. Ito na po. And to God be the glory. Ito na po yung magiging amo niya. Yes. Talaga, talaga. Tuwang-tuwa tayo. Hanap ko na lang po siya ng ano, ng girly niya. Ayaw, girly para maano siya, George. Kaya mo, George, kaya dito, ano dito. Malaya ka dito. Saka maganda yung, ano mo. Every morning po, kailangan ipag-pray siya. Kasi pagkasama ko siyang nagpipray eh. At after that, lakad na kami. Okay. Lakad na. So napakaganda po once na hindi lang yung bonding nyo, but pati na yung sa lakad nyo, I believe God will going to bless us. No? Darating ang panahon, magkaka-anak din siya rito. Magkakalahi din si George. No? Na George? Talaga. And amo mo ngayon, no? No? Sa atin ni Pastor Eli Alonso. Ito yung mga kaalaga, ano lang, talaga nagkilala, subscriber po natin siya. Opo, opo. Nung nalaman niya na ako ay isang lingkod din ng Panginoon, hindi nagdalawang isip na ano talaga. Opo. Ang bilis mga kaalaga. Natuwa ko pa sa suportado siya ng kanyang mga anak, kanyang asawa. Actually, willing po dapat na si Sister Jenny. Pero dahil sabi ko sa kanya, dahil very hectic yung oras niya, sabi ko yung anak ko lang. Sabi ko, so Pastor, Pastor po, ay ang heart niya talaga dun sa mga kapatiran po natin, mga ITAS. Opo. Kaya nung nalaman ko po yun, dahil ako din ay almost ilang 7 years tayo, ano, nag-ministry sa ano, no? Santa Maria. Kaya naka-relate ako sa kanya. Kaya pag-pray, ngayon, madagdagan na naman yung prayer list namin. Isa na doon si Pastor Amy. Kasi to God be the yung puso niya nandoon. Talaga, kapag nandoon yung puso mo, at saka yung doon ang ministry mo, yan yung mga pastor na dapat natin sa bunduhan. Bihira lang ng mga pastor na pipiliin ang ministry sa bunduhan. Honestly speaking yan, at saka real talk yan. Napakabihira lang po. Lalo sa panahon ngayon. Pero nung nalaman ko na nagmi-ministry, hindi lang ministry po, kasi namimigay po siya ng mga pangkabuhayan. Hindi naman pang malakihan, pero at least nakikita na mga kapatiran natin na pwede palang mabuhay sa ganitong paraan. Amen. Tandaan po natin, once na tinawag po tayo ng Panginoon, sumunod lang po tayo and God will provide. Sabi po ng salita ng Panginoon, Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ang sabi niya, and all these things, ang things po na sinasabi natin, yung pangangailangan natin, nakikita ng mata. No, yung pagkain natin, God will provide. Yung sasakyan mo na gagamitin mo, mga gagamitin pang araw-araw, those are basic things, those things na kailangan mo. God will supply all. So I was so blessed na nakapunta po kami sa lugar na ito kasama ko yung bunso ko si Christian, and I believe no hindi lang po ito ang una, and I believe sa darating pang panahon kami po ibabalik uli rito, and I believe God will going to bless us as we continually acknowledge God as He is our provider. Okay, at tingnan po natin, hanapin natin yung source natin, hindi yung provide, no, hindi. I-source po natin is
our God. No? Patuloy po tayo na gamitin ng Panginoon. Salamat po again. Salamat po, Pastor Edwin. Tayo Pasora. Dito. Pag-pray natin ipatay yung po. Mga ano, Pastor, yung mga subscriber natin. Sige diba po, na? Sige po. Pray tayo. I-video natin. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Panginoon, muli, salamat po, O Lord, sa panahon, O Lord, na ganito, kung paano kami, O Lord, na minsan pa, niloob mo, O Lord, na kami magkasama, O Lord, na may kami nananampalataya, tunay nga po, Lord, na hindi ka nagbabago, Panginoon, ang salita mo, Panginoon, ay, Lord, kailanman ay di, O Lord, ito ay mapupulpil, O God, sa buhay po namin, Panginoon. Salamat, tunay nga na napakabuti mo. I-bless mo, Lord, maging aming mga tao, Lord, na naging magiging pagpapala o sa buhay po, Lord, nila Pastor, Pastora, o God. Gandin po sa ministry kung saan mo po kami tinawag. Bless mo, Lord, ang kanila pong hanap buhay. Gandin po, Lord, ang ministry kung saan mo sila tinawag. Pagpalay mo, Lord, ang kanyang subscriber, o Panginoon. Hindi lang, o Lord, malaman, o God, ang buhay namin, O God, dito sa lupa. But ganun din po, Lord, ang importante doon ay ang buhay namin doon papunta sa langit. Na tunay nga sinabi, O Lord, kami mag-iimpok, O Lord, ng kayamanan, O God, dito. Na kayamanan sa langit, hindi dito kayamanan sa lupa, na ito'y nasisira lamang, O God. Salamat po, O Lord, kami po'y mag-iimpok, O God, ng kayamanan, O Lord, mga kaluluwa, O Lord, kagaya po, O Lord, ng mga kapatiran namin sa bundok, mga Aita, kapatiran namin, O God, sa dito sa Tarlac, San Ignacio, Lord, na kapatiran po, Lord, namin, O Lord, na ilapit namin po namin sa iyo, Panginoon. At ito ang nais mo, Panginoon, sa aming buhay. Maraming pong salamat minsan pa sa buhay po, Lord, ng mga lingkod mo sa lugar na ito. Maging, O Lord, ang kanilang katuwang, O God, ng mga leaders. Bless mo, O Lord, ang lugar na ito. Pagpalain mo po, Panginoon, na dumami, O Lord, ang iyong mga membro at saka manggagawa sa lugar nito. Dakilang Diyos, marami pong salamat. Muli binabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri, Amen. Parangal, pagdakila sa tanging pangalan mo, aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. God bless po. God bless po sa inyo. God bless po. Kaya mga halaga, tutulungan natin si Pastor na i-put up din yung kanyang magiging livelihood para sa ating mga kapatid na Aita. Kahit yung mga simpleng gagaya niya, mga alaga, nagbibigay siya ng mga manok, mga heritage. Kaya siguro pupunta tayo doon si alaga. Tulungan po natin kahit na sa simpleng paraan din. Yung knowledge po natin, dahil yun yung purpose talaga ng ating channel, alaga, matulungan yung mabigyan ng knowledge yung mga taong mayroong interest sa pag-alaga ng mga hayop. Opo. Opo, mag-alaga, maraming salamat. At siyempre, salamat sa ating talagang binigay ni Lord, pinadala ni Lord dito, yung Alonso family sa pangungunan ni Pastor Alonso sa kanyang anak. Christian, ha? Yan. Buhay po. Pastor, yun po. God bless lang, ha? Yan, mag-alaga. Buhay na po sila ni Pastor Alonso. Talaga masabi ko ngayon, makalaga siya yung pinaka-the best na special na subscriber ko. Lahat kayo po special, pero talagang ginamit siya ni Lord. Dahil isa sa aking panalangin at pangarap ay magkaroon kami ng chow-chow na aso. Pero dahil sa kamahalan nito ay mahirap po, imposible. Dahil yung anak ko noon, siguro mga 2 years niya na sinasabi sa akin na gusto na yung chow-chow na aso. Pero hindi talaga namin afford. Hindi ko talaga pwede kayang bilhin dahil sa kanyang mahal. Pero sa loob ng 2 weeks, makalaga, after 2 years, ay may nag-chat sa akin. Gusto niyang pumunta dito, pero hindi niya sinabi na may aso siya. Pero nung tumawag siya, makalaga, ay nakita ko yung aso. At tinanong niya ako kung gusto ko yung chow-chow. Ibig sabihin, siyempre, dahil pinalangin namin yan, pinag-pray namin. Yun, makalaga. Kaya after 3 days, makalaga, nandito na ngayon. Salamat talaga, Pastor Ailey. Ginamit ka ni Lord. Sinagot ni Lord, yung aming panalangin at ginamit ka niya. Kaya, manok. Yun, makalaga, please continue to subscribe. At doon sa mga